Ayon po sa mga pag-aaral, malaking bahagi ng kalusugan ng ating puso ang aktibong paggalaw gaya po ng pag-ehersisyo. May kasabihan din po ngayon na sitting is the new smoking dahil sa damage po na maari nitong maidulot sa ating kalusugan kung tayo palaging nakaupo at hindi gumagalaw. Kapag gumagalaw po tayo, kahit maliliit na movements lang gaya po ng pagtayo, pag-shift from side to side, nasi-stimulate po ang ating muscles at gumagalaw ng mas maluwag ang ating dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Pero kadalasan po, sa kabisihan natin sa trabaho, wala na po tayong oras para sa ehersisyo. Aminin, sa loob po ng isang araw, mas matagal ang oras na ginugugol natin sa pag-upo sa opisina o kaya naman ay sa pagkukommute sa haba ng biyahe, no? Para makatulong po sa blood circulation at cardiovascular activity, may mga ehersisyong maaring gawin kahit nakaupo. Panoorin niyo po ito. Kapag maghapong nasa opisina o stuck sa traffic, mahalagang mapanatili ang maluwag na pagdaloy ng dugo sa katawan para hindi maging prone sa heart disease. Narito ang ilang cardiovascular exercises na maaring gawin kahit nakaupo sa inyong desk o sa sasakyan. Una ay ang tap-toe exercise. Umupo ng matuwid. Dapat diretso ang likod, pantay ang mga tuhod at flat ang mga paa sa floor. Ilagay ang mga kamay sa armrest ng upuan kung meron o kung wala ay ipatong sa lap. Iunat ang kaliwang binti at itap ang sahig gamit ang toes. Abutin ang pinakamalayong kayang maabot ng toes. Ibalik ang paa sa pwesto. Gawin din ito sa kabilang paa. Ulitin ng 16 times. Pangalawa ay ang forward kick exercise. Kagaya rin ito ng tap-toe pero imbis na itatap ang toe sa sahig, itataas naman ang paa sa harap na parang sumisipa. Habang nakaangat ang paa, i-stretch ng husto ang sakong para mabatak ang muscles sa likod ng binti. Gawin ito sa magkabilang paa at ulitin ng 16 times. Pangatlo ay ang march in place exercise. Salitan o alternately, iangat ang paa mula sa sahig na parang nagmamarcha. Maaari itong sabayan ang paggalaw ng kamay. Gawin din ito ng 16 times. At sa ating pong mga hiling katanungan, eto mula sa Facebook account natin, ang sabi niya, "Good morning po, Doktora. Almost a year na, nararamdaman ko po ang lakas ng heartbeat ko. Nagpa-check up na po ako sa doktor. May gamot na. Ganun pa rin ang lakas ng tibok. Nanghihina ako. Minsan nahihilo bigla. May acidity rin ako. Anong gagawin ko, Doc? Sana matulungan mo ako. Kahit sa payo nyo, gagaling ako." Ganun. Salamat, sabi niya. Inaasahan ko po. Thanks, Mel Perez. Ay, Mel, no? Siguro hindi tumugma yung gamot na binigay ni Doc sa'yo. Dapat bumalik ka sa kanya kasi siya yung personal na nag-evaluate sa iyong kondisyon. Dito, hindi kita kaharap. Pero may ilang tips din akong pwedeng ibigay sa'yo. Ang tendency kapag nanghihina ka at ikaw ay may heart condition, maaring mahina ang muscles ng puso. Kaya yung mga potassium-rich food, kailangan mong kainin, no? Sa hiling-galing gamutan naman, ang ating piniprescribe na pinakamataas sa potassium ay ang ating healing food tablet, no? Pagkain, sustansya na nakatableta. Pwede mo rin itong i-take, no? Bilang adult, pwede mong i-take ito ng 10 tablets with your meals 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. At mararamdaman mo na gaganda ang tibok ng puso at yung dating panghihinang nararamdaman ay mawawala unti-unti. Lalo na kung matyaga kang maghilot ng hiling-galing oil sa heart point mismo. At kung matutuntun mo, kapatid, ang pinakamalapit na outlet ng hiling-galing sa inyong lugar, magpapindut-pindut ka sa ating mga naturopathic practitioners dahil free consultations naman yan at may mga pressure points ng puso na pipindutin parang tinitrace kung nasaan ang problema at kapag na-stimulate ng hiling-galing oil yon sa gentle massage, ay mararamdaman mo ang magandang improvement sa circulation sa puso, no? At dun sa acidity mo naman, syempre iiwasan mo na yung mga pagkain na
mayaman sa acidity, lahat ng may asim, kung hindi ka marunong kumilala ng level ng acidity ng mga pagkain, trust your taste bud. Yan ang sinasabi natin dito sa Healing Galing, di ba? Kung may maasim, maasim-asim at pinakamaasim na nalalasahan ka, huwag mo nang ituloy dahil magko-contribute ito sa iyong acidity, lalo na kung nagpapalipas ka pa ng gutom. So please, eat on time. Diba? Yun ang gagawin mo. At kung gusto mong mabilis na matanggal ang acidity, pwede ka mamili sa dalawa. Ang nakabotelya ay ang ating Healing Galing Rhizome Pills na iniinom before meals. Kahit na 10 pills, maliliit lang ito, no? 10 pills before meals, 3 times a day. Or kung gusto mo yung natural na natural, dahon ng bayabas, yung tinuturo natin. 10 matured leaves ng dahon ng bayabas na pakukuluan mo sa 4 na basong tubig. Substitute mo muna yan sa iyong tubig na iniinom. Tapos sabayan mo ng paghaplos ng Healing Galing Oil sa sikmura madalas. At more on alkaline hydrating diet. Yung mga pagkain na walang asim, lalo na masabaw, makakatulong sa'yo. Okay? Sana ay makatulong ang aking payo sa'yo. Meron pa rin po tayong isang katanungan sa ating Facebook. Sabi niya, tanong ko lang po, Doc, ano po ang magandang gawin o kainin para hindi ako ma-stress o mawala ang stress ko? Salamat po. Si September Jessareno Moleon, ha? Isa daw siyang babae. Teka muna, kapag stress ang pinag-uusapan, no? Siyempre, kung ano yung stressful sa araw-araw na ginagawa mo, iiwasan mo na. Nasi-stress ka ba sa sweetheart mo? Huwag mo muna siyang puntahan at tawagan. Kung nasa-stress ka sa mga kapitbahay, baka kailangan magbakasyon ka muna. Pag nasa-stress, ibig sabihin, hindi ganun kaganda, di ba, ang araw mo. Kaya iiwasan mo lahat ang hindi nagbibigay ng magandang araw para sa'yo at doon ka sa mas makakapaglibang ka. Mas natural yon. Hindi mo kailangan daanin sa pagkain o pag-inom kasi habang nasa stress ka at nakafocus sa pagkain at pag-inom ang iyong atensyon, tataba ching-ching ka at mahihirapan ang puso mo, kapatid. So, pumunta ka sa mga lugar na paborito mong puntahan kung saan ka nare-relax. Kausapin mo ang mga paborito mong tao na sa tingin mo'y makakapagpasaya sa'yo. At yung pagkain na paborito mo, pwede mong kainin. Matatanggal ang stress mo sa katamtamang dami lamang. Okay? Ngayon, ito, may dagdag pa tayong maaaring ibahagi sa'yo. Ayon kasi sa pag-aaral, kapatid, ang stress ay maaaring isang factor na nakakapag-contribute sa pagkakaroon ng cardiovascular disease. Dahil kapag stress tayo, tumataas ang level ng stress hormones gaya ng adrenaline at cortisol. Nakakaapekto ito sa pagtaas ng blood pressure o cholesterol dahil ang tendency natin ay mag-overeat, manigarilyo, o hindi makatulog sa kaiisip, kaya't kailangan i-manage ang stress. Happy thoughts and feelings ang sagot dyan, gaya ng lagi nating sinasabi, di ba? At narito ang ilang tips para matulungan kang mag-manage ng iyong stress. Ang stress ay maaaring magdulot ng health problems ayon sa mga pag-aaral. Kapag tayo'y nasi-stress, tumataas ang levels ng adrenaline at cortisol sa katawan, mga hormones na nakakaapekto sa ating pagkain, pagtulog, at kakayanang mag-isip. Sa kalaunan, ito'y maaaring mauwi sa severe health conditions gaya ng diabetes, high blood pressure, at heart disease kapag hindi naagapan. Ang stress ay bahagi na ng buhay natin sa bahay, sa trabaho, at sa iba pang bagay. Nagkakaiba lang ang bawat tao sa paraan ng pag-handle nito. Narito ang ilang stress management tips para malabanan ito. Number 1. Exercise. Ang exercise ay nagre-release ng happy hormones na tinatawag na endorphins na nakapagpapagaan ang pakiramdam. Pumili ng ehersisyong nababagay sa'yo at gawin ito ng regular. Huwag kalimutang mag-stretching pagkatapos para ma-relax ang muscles. Number 2. Deep breathing. Magandang gawin ang Healing Galing breathing exercise tuwing umaga sa morning sun, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Nakakatanggal ng pressure ang dahan-dahang pag-inhale at exhale
at nakapagpapatibay din ang lungs. Gawin ito kung nakakaramdam ng paninikip ng dibdib dahil sa galit o inis, o kaya naman ay kapag kinakabahan o natataranta. Number 3. Eat well. Kumain ng masusustansyang pagkain at kumain sa tamang oras. Ang pagsiskip ng meals ay nakakainit ng ulo na nakakadagdag sa stress. Kung walang sustansya ang katawan, mas lalong hindi makakakop sa mga pangangailangan. Number 4. Slow down. I-advance ang relo at bumangon ng mas maaga para hindi kailangang magmadali. Kapag nasa daan, huwag makipag-unahan. Maging mapagbigay at remember to smile. Kung maraming trabaho, hindi kailangang gawin ito ng sabay-sabay. I-prioritize, i-breakdown, at mag-delegate. Number 5. Take a break. Isingit sa weekly schedule ang rest and recreation. Mag-yoga, manood ng sine, kumain sa labas, magpa-spa, o bigyang oras ang iyong hobbies. Hindi kailangan puro trabaho dahil hindi naman yan nauubos. Huwag kalimutang i-treat ang sarili para ma-revive ang energy at good vibes. Number 6. Ilabas ang mga saloobin. Huwag kimkimin ang problema. Ikwento mo sa mga kaibigan ang iyong dinaramdam o hinanakit. Hindi kailangan suluhin ang drama ng buhay. Mas gumagaan ang pakiramdam kung ito ay nasi-share. Kung walang makakausap, gumawa ng blog o journal at isulat ang bugso ng damdamin. Number 7. Easy lang sa sarili. Kailangan tanggapin na hindi ka si Superman o Wonder Woman at wala kang superpowers para magawa ang lahat ng kailangan gawin sa mundo. May mga bagay na hindi talaga natin nakokontrol. Mangyayari ang pwedeng mangyari. Kapag binamalas, kung minsan, tawanan mo na lang, pick upin ang lesson at mag-move on. Number 8. Iwasan ang mga nakakadagdag ng stress sa'yo. Kung hindi mo na talaga kayang i-manage ang stress, oras na para tanggalin sa buhay mo ang mga nagpapastress sa'yo. Kung trabaho man ito, tao o pangyayari, pag-aralan kung paano magagawa ng paraan na maiwasan ito o mapalitan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Basta't huwag na huwag pababayaan ang kalusugan. At sa ating pong mga tampok na hiling halaman sa umagang ito, nandyan ang broccoli. Alam niyo po ba na magandang source ng dietary fiber at iba pang vitamins and minerals na may antioxidant at anti-inflammatory properties po ang ating broccoli. Mayaman din po ito sa compound na tinatawag na sulforaphane, no? Ang sulforaphane na nag-a-activate po ng isang protina sa katawan natin na